Natumba ang poste ng kuryente sa Mindanao Avenue sa Quezon City matapos makaladkad ng isang truck ang mga kawad dito. Kuha na tayo ng update sa unang balita live ni James Agustin. James, kamusta daloy ng trapiko? Higan, sa mga oras nito ay napakabigat pa ng daloy ng trapiko lalo na sa northbound lane nitong Mindanao Avenue at ilang oras nga ito hindi nadaanan matapos matumba yung ilang mga poste at dumaylay pa yung mga kawad. Kaya yung mga truck napilitan na mag-counterflow dito sa southbound lane. Natumba ang poste ng kuryente at lumaylay ang mga kawad sa bahagi ng Mindanao Avenue southbound pasado alas 2 na madaling araw. Maging ang poste sa Center Island ay natumba rin. Kaya nahila at humambalang ang mga kawad sa northbound lane. Kwento ng saksi, isang truck na pa-southbound ang nakahila sa mga kawad. Tuloy-tuloy lang daw ang andar ng truck, kaya hindi na niya nakuha ang plaka. Nagulat na lang kami, biglang bumagsak yung alambre, tapos nag-spark nga yung wire. Nakita namin tumumba na yung poste doon, tsaka yung sa gitna. Nag-traffic na, dahil wala na makaraan eh. Ang resulta, hindi makadaan ang mga sasakyan, kaya mabigat ang traffic sa northbound. Gumamit ng panungkit ang pahinati ng close van na ito para lang makadaan. Pero ang mas malaking truck tulad ng minamaneho ni Marjun ay hindi nakalusot. Dalawang oras silang naipit sa traffic. Pinag-counterflow na ng mga taga-barangay sa southbound lane ng mga sasakyan para lang makausad ang daloy ng trapiko. Masyadong malaking abala kasi halimbawa tulad sa akin, yung pagdideliveran ko nandyan lang sa overpass na yan. Pagpasok ko nandyan talaga sa bungad. Eh, hindi tayo makakadaan dahil sa abala ng bumagsak na poste na to. Bagsak yung dalawang poste, magkabilaan. So, agad namin iniayos. At may dumating din naman mga kasama na taga-MNDA. At iniayos namin yung reblocking para lang yung flow ng sasakyan kahit papano, mapadaloy. Lalo yung papuntang northbound. Samantala, Igan, silipin naman po natin ang traffic ngayon sa northbound lane ng Mindanao Avenue. Yan yung nakikita nyo ay bago mag-alas 5 ng umaga pa nang matanggal yung mga communication cable na humambalang sa kalsada kaya umusad yung traffic. Pero naipon naman yung mga truck kaya napakahaba po ng pila sa mga oras na ito. Dito naman po sa southbound lane ay unti-unti nang tinatanggal ng mga taga Meralco itong mga poste na natumba. Ayan, tulad ng isang poste na yan na naigilid na. Kaya dito sa isang lane na ito na nasakop niya, madadaanan na rin ng mga motorista. Nakat yung kawad ng kuryente habang yung iba naman ay communication cables kaya naigilid na rin yan. Bagyan nagsisikip din po yung daloy ng trapiko dito sa southbound lane dahil may U-turn slot na pa-northbound dito sa lugar. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas.